Yo, what's up mga kabulol? I'm back. It's me again. So, have a blessed Sunday po sa inyo lahat, sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga solid kabulol dyan. Sa mga EPS aspirant na nag-aabang, naghihintay na makapunta rito sa South Korea at makapag-exam na rin po at the same time. So, update po tayo guys. Sobrang lamig ngayon dito sa South Korea talaga. Kaya tingnan nyo yung suit ni kabulol guys. Mula mulo ulo hanggang paa. So, talagang yung medyas natin, dalawa. At saka yung pantalon natin, may suit tayo sa inner para pamatay lamig guys. Tapos itong pang ibabaw ko, nakita nyo naman may balahibo tayo ng pusa-pusa. It's been cold in Korea, wala ka bang jacket na makapal? Guys, si kuya nakabay ko. Dala-dala pa yung basket na dala niya. Sino kaya to? Uy, aray, musta? Oh. Damig, malamig na? Oo. Oo. Musta? Guys, oh, sa tabi ng factory namin. Arnilo, tama, di ba? Oo, oh, si Arnilo. Galing ko pa, Joe. Nagtugtog kami. Oo? Oh? Resto bar. Resto bar, kailan? Gabi. Ah, sayang wala na si Ninyo, yung singer Ninyo, no? Oh. So, yan. TikToker is yan, guys. So, follow nyo sa kanyang, ano, sa TikTok. Ano yung parang TikTok mo? Ganun din, Arnilo. Ah, Arnilo. Arnilo oh, singer to, guys. Magaling sa mga instrumental tulad ng gitara. Tumugtog daw sila kapon sa resto bar. Di ba nakatugtog na doon si Ninyo? Nakasama nyo na, hindi pa? Hindi pa, sa iba naman yun. Saan yung noon na kumakanta siya ng ano, ng Glock 9 na... Sa Suwon yun. Ah, Suwon naman yun. Eh, oh. Gagabi, dyan kami sa Kuan, sa Paju. Paju? Oh, malamig na. Maraming mga... Yung parang yung mga kasamahan nyo dati, iba tumutugtog. Na. Iba na? Iba na yung kasama ko kasi umuwi na yung iba eh. Marami nang umuwi na ano, no? Tulad yan, no? Si Bobet, nakikita ko yung FB niya. Ang sarap na lang ano niya, puro enjoy kumakain lagi sila sa labas. Oo. Si Edgar nang tatanong sa ano ah? Sa E7 ah. May plano siya? Dalawa kami. Ah, mag E7? Nausap kami ng amo. Oo. Oh. I-grab nyo. Ako wala akong ano, wala akong... Kaso mag-aaral nga daw. Iba daw sa amin. Sabi ng amo. Ah, yun lang. Hindi. Binigay ko kasi kay Edgar yung calling card nung agent na nagasikaso ng papeles ko, ng mga papel ko. May tinawagan yung amo namin eh. Agent din eh. Sabi, yun nga daw. Mandatory daw yung pag-aaral sa amin. Nang E7 visa, 1.5 daw, 1.5. Oo, yun, tama. Sabi tama yun. Pero mapapanood mo sa ibang mga ano, sabi nila, pag nag-a-assess sila, pag-uusapan daw, kailangan ganito, ganito. Yung iba kasi, nag-aano sila sa pera para i-assess ka kasi ginagawang negosyo ng iba. Pero pagka marunong ka daw, meron akong nakausap kagabi na kasama naming gitarista, nag-apply na siya ng E7, alam niya yung proseso, hiningi niya lahat ng papel sa company, siya na lang nagpasa. Oo. Maliit lang ang nagastos niya. Ah. Napakaliit. Yun, maganda yun. Oo. Kasi alam naman niya eh. Level 3 na pati siya. Oo. Hanggang ano ba dapat ang level dyan? 2, di ba? Level 2 lang. Level 2 lang. Pasama level 2, pwede ka na eh. Oo. Pero mas maganda kung yun nga, mapa-level 3 ka. Mas maganda yung magiging ano mo, no? Ang galing naman mag-Korean eh. Ay, yun naman. Sa ano kasi sa KIIP, hindi naman kasi importante doon na talagang fluent ka eh. Oo, hindi. Ipasa mo lang yung mag-exam ka lang din eh. Interview. O parang interview EPS din naman, interview ganun. Level 2. Kaya may pasa lang yung level 2, ayos na eh. Yun lang. Next year ako mag-aaral. Ah, tama. Kasi yung ano na eh, December na rin eh. Oo. Ate, mahaba pa yata yung visa mo. Mahaba. Sige, kahit si Edgar, di ba mahaba pa. O, thank you na lang. Tatabing factory namin mga kabulol sa tabi namin. Nag-proseso din sila ng E7 visa. Nagtanong po sila. Ingat! Ah, sige, tara. Guys, sana nga ba tayo? Ito, back to daily routine tayo o weekly routine pala. Weekly routine pala ang tawag dito dahil every week tayo namamalengke rito. So, wala na tayo sa Pilipinas. Dati eh, nagtatricycle ako. A-Rock, so kaya naman nagpo-four wheels. Never ako naglakad, never ako nag-commute doon. Pero dito eh, mas masarap maglakad kasi tulad nito, napakalamig po. So well, anyway guys, ilalagay ko dito si Kuya yung tanong niya regarding sa E7 daw. Ano daw yung ginawa ko, ano daw yung proseso. So narinig nyo naman, katabing factory namin, medyo
tumataas kasi yung quota ng E7 dito. So may mga amo na sila na mismo ang nag-i-insist na magsabi sa mga empleyado na talagang trusted employee, yung bang masipag at saka gusto pa nila, sila na mismo nag-i-insist na offeran kayo kung gusto nyo mag E7 visa o hindi. Nasa inyo na yun kung tatanggi kayo o hindi. Tapos yun daw sabi nila, mandatory na daw yung ano, yung kailangan mo mag-undergo ng exam, mag-aral ka ng KIIP, which by level yun, may level 1, level 2, level 3. Ang sabi niya dun sa nakausap daw nila na pinagtanungan nila, eh kahit level 2 lang daw pwede, pero sabi ko mas maganda kung makapag level 3 na rin sila, mas maganda yun. At tawag dito, yun nga, mabuti pa daw ako, di ako nag-take ng exam. So sabi ko naman po, ang ano kasi, may mga category, kumbaga may mga kailangan mong ma-meet na requirements, meron silang mga rules and regulation, mga ipatakaran. Sabi ko, siguro tinitignan din nila per category ng company. Ibig ko sabihin yung may mga company talaga rito na nakikita nila sa labor na ang hirap makakuha ng mga empleyado o yung hindi ganong nagtatagal, kasi may record dyan eh, may mga EPS na 3 month or 1 year lang nagpapa-release. So makikita nahihirapan si company na makahanap ng mga empleyado talaga. So kinoconsider nila yon upang kahit hindi na makapag-take ng exam, eh considered na nila na EE7 visa na nila. Kasi nga due to lack of employee o mahirap, tama ba? Mahirap pa makahanap ng empleyado. Kumbaga sa sa area nila, kokonti lang yung mga tao, mga empleyado, yung mga workers. Kaya minsan, ginagrant na ng labor yung request niya mo. Tulad ng amo ko. Ganun po yung nangyari sa status ko bilang isang E7 visa. Hindi lahat walang exam. So, naintindihan po ninyo yung paliwanag ko, yung explain ko, mga kabulol. So, napakaganda ng E7 visa. Bukod dun sa wala kang kontratang pinirmahan, ibig sabihin, unlimited yung years na pag-stay mo rito. Regardless sa mga rules and regulation dito ng E9 visa, yung mga benefits mo, yung mga bawal at hindi, same lang din naman po. Ang pinagkaiba lang naman, walang expiration yung visa mo rito. Nasa inyo ng amo mo kung hanggang kailan yung kasunduan nyo na makapagtrabaho ka pa sa company niya. Kasi yung magiging visa mo, every year na lang. Yung iba, 2 years yata. Pero yung sa akin, every year. Nagulat ako, nagsalita yung CCTV. At saka kung isa kang E7 talaga, yung benefits dito, isa win-win situation po. Dahil pwede kang umuwi kada gusto mo every year. Kasi yung visa mo, 1 year lang eh. Pwede kang mag-request every year na umuwi kahit 15 days. O kaya naman eh, tawag dito, 20 days, depende sa kasundo nyo ng amo mo. Tapos, ang kagandaan pa nun, pag umuwi ka, walang masyadong madaming hassle na kailangan na ganito, kailangan ganyan, para ka rin nagbabakasyon lang na pabalik-balik na palang semi-resident na rin ang tawag ko dun. Kasi nga, wala ka expiration eh. Pwede mong dalhin yung pamilya mo rito, i-invite mo sila ng 3 buwan, kasama mo sila. O, yung anak mo, pwede, yung mga magulang mo, hindi ko alam. Pero, ang alam ko, mga asawa at saka anak, pwede. Pwede mo silang kasama na higit pa dun sa 3 buwan na gamit yung visa mo rito. Yun nga lang, hindi yata sila pwedeng magtrabaho o di kaya naman may mga piling-piling dito. Mga trabaho na pwede nilang mapagtrabahuan at makatulong sa'yo rito. So, nasa diskarte lang ng mga Pilipino yun. Mga Pilipino may diskarte. So, ayan guys, senior ko lamang po. So, ngayon guys, yan, wala nang mga dahon yung mga puno. Talagang nalagas na guys. So, ayan, literal na makikita natin sa South Korea. Puro mga company, mga huwesa, factory. So, ayan guys. So for today's guys, mamamalengke tayo dahil wala tayong stock. Dahil isang buwan tayo sa Pilipinas. So talagang inubos ko lang yung naiwan kong stock doon ngayon. Siyempre wala na, kaya kailangan nating bumili at nagpapabili rin ng charger yung kasama ko Nepal. So medyo malamig guys, kailangan ko munang
ibaba yung camera natin. At abangan nyo ako mamaya, guys. Woo! Lamig, guys. Tignan nyo yung mga pananim na mga... Ano, guys? Nag-yelo na yata. Ayan. Lalanta na yung mga repolyo. Sobrang lamig. Sa mga naghihintay po na sinasabi ko lagi, huwag po kayo mag-alala. So papalapit na po ang 2024. So papasok po pagka sapit ng 2024, bubungad sa inyo yung mga magagandang balita, lalo na dinamihan na ng labor o yung Korea, yung mga i-hide nilang mga foreign workers, kasama na dyan yung mga restaurant, diba, nauna na yung mga nani, yung mga katulong. So maganda, madami, the more na madami silang kailangan, the more na may chance kayo na ma-select. So magtiwala lang kayo sa proseso at huwag kayong mawalan ng gana o pag-asa. Marami sa inyo yung nawawalan ng gana, kasi alam nyo ho ba yung pinaka nagpapasagabal o pinakamahirap sa atin na mga nagnanais sa makamit o matupad yung maabot o maabot yung mga pangarap, I mean bulol talaga, is yung sarili natin. Lagi tayong nagda-doubt sa sarili natin, sa kakayahan natin. Marinig lang ang Korea, sasabihin lang natin na magte-take tayo ng exam, sasabihin ng iba, ay mahirap yan, hindi ko makakapasa, di ba? Ang dami ng mga negative na narinig natin. Pero ganun pa man, magpatuloy lamang kayo, dahil walang ibang makakaalam niyan kung hindi yung pagkakataon na itry nyo o subukan nyo. Dahil hindi nyo kailanman malalaman ng isang bagay kapag hindi nyo pa ginawa o hindi nyo pa sinubukan. Itry nyo muna. Dahil wala namang madali sa lahat ng bagay, lalo-lalo yung pagtupad sa mga pangarap natin. Ang hirap talaga, kasama yan. Huwag kang matakot magkamali, huwag kang matakot sumubok, magkamali ng paulit-ulit. Darating din yung time na matututo ka sa bawat pagkakamali mo, dahil may dahilan yun. Kumbaga sa patali mo, itak, kailangan mo munang gamitin lahat ng mga talim mo, magputol na maraming kahoy. Dadating yung pagkakataon na pupurol ka, kailangan mong hihasa ulit. So ganun yun, kailangan natin magkamali na magkamali hanggang mahasa tayo ng mahasa, hanggang sa ayun makuha na natin, machamba na natin, o di kaya naman talagang alam mo, makukuha mo rin. Lahat ng bagay may tamang oras, may tamang panahon, higit na mas magandang plano sa atin ni Papa God, dahil alam niya kung ano yung makakabuti para sa atin. So it's all about patience, tiwala, at kahit anong galing mo sa pag-aaral, kahit anong taas ng score mong makuha sa exam, kung hindi ka naman will, o hindi mo will na makapunta sa South Korea, useless, baliwala. So kailangan na balance yan, yung relationship natin sa kanya, yung mga plano natin. Alam niya kung ano yung nasa puso natin pag nakapunta na tayo rito. Alam niya yung mga bagay na pinaplano natin. Masarap umuwi sa Pilipinas na may pinaglalaanan tayo sa ating pinaghirapan. Hindi ba? Sino ba naman tao ang gustong yumaman? Pag-uwi ng Pilipinas, wala siyang maabutan sa pagkalaki-laking bahay o pagkadami-daming sasakyan na naipundar niya. Gusto ko sabihin, hindi lang naman pera ang napaka-importante dito sa mundo. Hindi lang naman pera ang dahilan kung ba't nagiging masaya tayo. Madalas, asa mga tao ang kasama natin yan. So kailangan lagi balance. So paano, guys, kita-kits tayo mamaya pag-uwi ko. Madali lang ako, dahil alam ko na yung bibiling ko. Dahil malamig, guys, kailangan kong maglakad ng mabilis. Masakit sa kamay, hindi tayo nakapaglagay ng gloves. Nalimutan ko pa yung ano. Taxi na tayo, guys. Nandiyan ba kayo? Sikura. Yung ibang taxi kasi ayaw nila ng ano, nagsisit belt. Okay lang. Pero ako naiingayan ako. Hindi kasi hihinto. Hanggang di mo na ilalagay yung seat belt. So,
So kanina naglakad tayo, guys. Hindi ko na binidyo, nalimutan ko yung wallet ko, guys. Bagay. Naglakad tayo papunta kanina, kaninang pabalik. Nagtaxi tayo, tapos nagpahintay ako sa taxi. Nakalimutan ko yung wallet ko. Pili ako ng pili ng grocery dun sa grocery. Buti na lang naalhala ko. Imbis na maglakad ako, magtaxi na lang ako, tapos ayintay para mas mabilis. Yun nga lang, medyo napagastos tayo sa taxi. Pero okay lang yun kasi yung sinakyan kong taxi, hindi siya matakaw. Gumamit siya ng metro. So sabi niya 9,000 lang yung babayaran ko, pero dahil naghintay siya, binigyan ko na siya ng manon na. So yan guys, palubat na ako, pero aabot pa naman hanggang sa factory natin. So kanina bumalik ako, nandun yung amo ko, tumatakbo ako, pinuntahan niya yung mga kasama kong Nepal doon. Sabi niya, pag ka nagmamadali, sabi ko nalimutan ko yung tinatawagan pa niya ako. Sabi ko mamaya na lang, naghintay yung taxi. Dati nung nasa Pilipinas tayo, yung mga view na ganito eh, makikita mo Pilipinas talaga. Makikita mo yung difference sa lugar pag nasa ibang bansa ka kaysa sa Pilipinas. So pag uwi ko, magluluto pa tayo nito, guys. Kaya na OFW, balik tayo dun sa ikaw ang maglilinis, maglalaba, magluluto sa lahat. As in na independent talaga, dahil wala namang ibang gagawa nito kundi kami lang, o tayo lang, o ikaw lang kung nandito ka na. Malapit na, guys, sa factory namin. Ayan, Igo, chukum chikchin juice sa'yo. I see. Sabi ko, diretso niya ng konti, tapos yun na, factory na namin, guys. Songjun Gumsok chanchan niya yun, Yogi man. Yogi, yes. Kakauwi lang natin, kakarating, nandito si amo. Ayun yung sasakyan niya. Ano kaya itong maingay? Ah, ito. Parang bukas kasi yung compressor, naririnig ko eh. Nagtatrabaho ata si amo, guys. Bukas yung compressor. Kakauwi lang natin sa bahay. Ito, magluluto pa tayo nito. Literal na sa atin lahat, pag wala kang niluto, wala kang kakainin. Pag wala kang nilaban, wala kang susutin. So, literal talaga na independent talaga. So, anyway, guys, maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. So, sana huwag kayong magsawa at hinto sa mga plano, pangarap po ninyo sa buhay, dahil ganyan talaga nag-uumpisa. Kailangan lang talaga ng tiwala sa sarili. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Yung mga naabot ko, yung mga naipundar ko, mas kaya nyo pang higitan yun. Maniwala lang kayo sa kakayahan po ninyo. So hanggang dito na lang, guys. Magluluto muna tayo. So gagawa ulit ako ng panibagong content mamaya. Shoutout ko po kayo. Babasahin ko yung mga comment po ninyo. And then titignan ko kung makakapag-live tayo. Sana sa tuwing Sabado o Linggo, abangan nyo, nagla-live minsan si Kabulol sa mga nagtatanong. Doon ko mas masasagot ng malinaw yung mga katanungan nyo, kasi minsan sobrang haba sa comment section. Minsan nahihirapan akong i-explain po doon. So maraming maraming salamat po. Ingat po kayo. Stay safe. God bless at advance Merry Christmas po. So stay positive lang po. Sharing is caring. Tsaka yun nga, huwag huminto at magpatuloy sa mga pangarap po ninyo. Walang imposible. Mahirap man, pero posible. Yun po yung ibig ko sabihin doon. So again, guys, see you again on my next video. See you again on my next video. Anyo nga sa'yo, maraming salamat. Kamsahamnida.